The chinelas or slippers has been a huge part of the Philippine culture. Today, slippers are being worn by anyone, regardless whether they're rich or poor, men or women, children or adults. And because it's hashtag Choosy Monday, samahan nyo kaming i-discover ang traditional leather slippers ng Middle East. Dito lang sa K-World! Kung sa Pilipinas ay meron tayong bakya, dito sa Saudi Arabia, meron din sila. Ito ay tinatawag na madas or shigshig al-harbi. Ano nga ba ang madas at ano nga ba ang kahalagahan ng chinelas sa kultura ng mga taga-Middle East? Excited na ba kayo? Tara, samahan niyo ako dito sa Riyadh para sa ating K-World Topic. In the Middle East, class and status were conveyed through their footwear. Finely made leather slippers with beautiful embroidery and jewels were worn by the elite. Way, way back before, according to them, ang mga nakakapagsuot lang ng mga chinelas nila dito ay yung mga royal families. Ayan, kung sino lang yung mga may pera. Kapag meron ka nito, ibig sabihin, ikaw ay mayaman. Okay, so ito ang mga chinelas ng mga taga-Saudi. Isang panlalaki, isang pambabae, okay? When it comes to designs naman, sa babae, mas marami silang options na pagpipilian. Kasi meron silang mga iba't ibang borloloy, iba't ibang kulay. Kasi sa lalaki, it is believed na ang kulay lang ay black, white, or brown. Pero ngayon, medyo modernized na rin ang mga tao dito. Kaya naman, nagkakaroon na rin ng iba't ibang kulay ang mga lalaki dito. Meron ng mga blue, meron ng mga yellow din na mga chinela. So ito, patok na patok po sa Pilipino. Kasi bukod sa unique na design nila, gustong gusto ito ng mga tao sa atin kasi hindi ito makikita sa Pilipinas. Alam niyo ba kung bakit Sharjah ang tawag nila? Kasi nag-originate ang chinelas na ito sa isang lugar dito sa Saudi Arabia na ang pangalan ay Sharjah. Ito ang pinakamurang chinelas dito sa shop na to. Ito ay nagkakahalaga ng 30 Saudi riyals. Ayan. So according sa may-ari, pwede pa daw tumawan. Ito namang chinelas na to ay nagkakahalaga ng 50 Saudi riyals. Madali siyang isuot at napakalambot and comfortable din siyang suotin. Pag sinuot mo, parang hindi siya yung basta-basta matatanggal lang. Ito namang sinelas nito ay nagkakalaga ng 100 Saudi riyals. And again, pwede pa rin daw tumawad. So kung mapapansin ninyo, may pagkaamoy ng leather pero hindi siya ganun katapang. Tapos medyo rough siya dito ng konti kasi para daw ma-avoid yung magiging madulas siya kapag suot mo siya. Kaya pag nilalakad-lakad mo siya, napaka-comfortable niyang pinanlalakad. Accessibility of the blaze, budget friendly, at talaga namang suwak na suwak na pampasalubong sa mga kalabwans natin sa Pilipinas, ang bilihan ng chinelas dito sa Bata, Riyadh, Saudi Arabia is definitely a certified KTP, K-World Top Picks. After nating mag-shopping ng leather slippers, let's take a break for our K-World Challenge. Come on, do the Hamon Edition! What's up, KDZens? MJ Batera po ang yung resident KDZen dito sa Riyadh kasama ang Ali Cafe, Rich and Aroma, Taste Puree. Kaya naman samahan nyo ako upang magpahamon dito lang sa K-World K-Street Challenge! At ang ating challenge for today, tatawagin natin Basketball Lakad Challenge kung saan magkakaroon tayo ng mga players na magpapaunahan lamang pumunta sa finish line na may nakaipit na tatlong bola. So let us meet our challengers! Challenger number one! I'm Albert Tungkuya from Iloilo! And challenger number two! I'm Dante Layosa from Laguna! Kitang-kita naman kasi nananalo, walang iba kundi si Kuya Dante! Salamat po sa K-World at sa TFC at sa Ali Cafe! Yeah! For more products, you can visit their website at powerroot.com. Hanggang sa muli, ako po si MJ Bateo dito lang sa... Yeah! For our hashtag Eats Tuesday sa K-World, bisitahin natin ang pasalubong restaurant and bakery na talaga namang dinadayo ng mga Pinoy sa Saudi Arabia. Tikman ang hopya, ensaymada, at marami pang iba na perfect pasalubong. Dito lang where everything is K-Amazing, K-World! Don't forget to like and follow our Facebook page at facebook.com/tfckworld. Mangyayari na ang pinakamalaki, pinakamatindi, at pinakainaabang ng rakrakan sa buong Middle East. Humanda na kayo! One Music X Dubai! Ngayong November 3 na! This is a walking.